Nagsalita na ang sinibak na Navotas Police Chief kaugnay ng issue sa pagpatay kay Jemboy Baltazar. Sinagot ni Colonel Alan Umipig ang umano'y pag-alis niya sa ilang pangalan sa report ng insidente, maging ang umano'y paghingi niya raw ng suporta sa pamilya ng binaril na binatilyo. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa, exclusive. Eksklusibong nagpaunlak ng panayam sa News 5 ang sinibak na hepe ng Navotas Police na si Colonel Alan Umipig, pero tumanggi na siyang humarap sa kamera. Kasama sa mga nakipaglibing kay Jemboy Baltazar si Umipig. Sa prosesyon patungong La Loma Cemetery, nakita namin siyang nakasakay sa van ng PNP. Sa una, tumanggi siyang humarap sa media. Pero habang inililibing si Jemboy, pumayag siya na eksklusibo naming makausap. Ginagalang niya raw ang desisyon ng PNP na tanggalin siya sa kanyang pwesto. Ganun naman po talaga. Upang maayos na maimbestigahan, upang malaman po kung sino yung may pagkakamali at may mga pagkakasala. Sinagot din niya ang lumitaw sa pagsisiyasat ng PNP Internal Affairs Service na may 11 pulis na hindi isinama sa ulat ng ground commander kaugnay sa operasyong nakapatay kay Jemboy. Paliwanag niya. Yung 11 na yun ay sila yung outer perimeter. So malayo po doon sa place of incident. Kaya nagdesisyon daw siya na, ba't ko pa isasama sila? Eh, yun po ang judgment niya. Hindi ko po pwedeng pangunahan yun. May aligasyon ding nakisuyo umano si Umipig sa ilang kaanak ni Jemboy na kuna ng video ang kanilang sarili na nagpapahayag ng suporta sa kanya. Ang sagot niya rito? Tinanong ko lang kung ano po kasi ang damdamin nila sa pagpunta-punta ko doon. Yun po yun. Kasi mahirap din naman po na lumapit ako sa kanya, sa kanila, kung hindi ko alam yung saloobin nila. Wala pang impormasyon kung sino ang papalit sa nabakating posisyon ni Umipig bilang hepe ng Navotas Police. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosin po, huwag maging bilis at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang impormasyon sa mga napapanahong isyo ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.